sa pong magandang-magandang araw, magandang buhay, magandang gising mga kasambuhay at mga kaparokya. Laudator Jesus Christus, purihin natin ang ating Panginoong Hesukristo at Ave Maria, pagbati sa mahal na ina. Ako po si Father Domi Guzman ng Society of St. Paul, kura paroko ng Our Lady of Sorrows Parish, 2130 FB Harrison, Pasay. Ito po ang kaisa-isang parokya ng aming pong religious congregation sa Pilipinas at Macau. Ito rin po ang ikalawa sa pinakamatandang parokya ng Lungsod Pasay sa ilalim siyempre ng Archdiocese of Manila. At tuwing Martes, dito natin ginaganap ang Martes Dolores, ang palagiang nobena at pamamanata sa mahal na ina, Mater Dolorosa de la Pietà, na kung saan matapos ang pag-aalay ni Kristo sa Kalbaryo, ay kinalong, niyakap ng buong giliw ng Inang Maria ang inialay na katawan ni Kristo. Kumusta po kayo? Ngayon po'y araw na naman ng Linggo. Ito po ang ika-17 linggo sa karaniwang panahon. Ibig po sabihin, 17 linggo na lang na ganito, Adbyento na naman. Anyway, ngayon po ay 24 ng Hulyo sa Petsa. At binabati siyempre natin ang lahat ng mga nagdiriwang ng birthdays at anniversaries. Isa na riyan ang nakasama natin sa pilgrimage sa Holy Land na si Twini Henson Dionisio. Ah, hindi pala sa Holy Land, sa Steps of St. Paul. Ano? Si Twini Henson Dionisio. Happy, happy birthday. Gayun din po, binabati po natin lahat po ng mga grandparents at mga elderly, mga lolo, mga lola at mga matatanda elderly sa loob ng pamilya. Ang araw pong ito ang itinalaga ng simbahan na araw ng pananalangin para sa mga grandparents at mga elderly. So, mabuhay po kayo. Oo. You have a special role to play sa building up ng bawat pamilya. Okay. So, sapagkat araw po na Linggo, Sunday of the Ordinary Week, Week 17, bumabalik po tayo sa Ebanghelyo ni San Lucas sa atin pong pagbasa ng Ebanghelyo, Luke 11:1-13. At dito sa Ebanghelyong ito ni San Lucas, tayo po ay nakatawid na mula po sa kwento ng mga Galilean ministry ng Panginoon sa Northern Israel. Ngayon, si Jesus ay bumababa na patungon Jerusalem at nandun siya sa Judean area. At doon, ayon sa atin pong mababasa sa kwento ngayon, ay nakita ng mga alagad na nanalangin ng Panginoon at nagpaturo sila paano, ano dapat ang pananalangin, no? Kaya po yung ating gospel ngayon napaka-familiar kasi dito ay maririnig natin, mababasa natin ang version ni San Lucas tungkol sa Our Father, Pater Noster, o sa Griego, Pater Emon, no? And
kung tayo po ay magagawi sa Holy Land sa mga araw na ito, ituturo ng mga tour guide na doon sa Mount of Olives, no, yung bundok na nasa kabila ng lungsod ng Jerusalem, mayroon doong kuweba. Siyempre may simbahan na siya ngayon. Ang tawag po doon ay Pater Noster Church. At doon daw nangaral ang Panginoon tungkol sa Our Father. Makikita nyo rin sa lugar na yan ang isang open altar na papalibutan ng tiles ng iba't ibang version ng Our Father. Meron pong Tagalog, Ilocano, Kapampangan, Ilonggo, among others. Yun po ang aking mga nakita. Now, ano tungkol sa panalangin ang atin pong pwedeng matutunan sa gospel natin for today? Well, number one, na ang panalangin po ay grasya. Kung ikaw ay mayroong desire, ikaw ay mayroong udyok na manalangin. Kadalasan sinasabi natin ang pananalangin ay opening to God. Ang pananalangin ay responding to God's presence. Subalit sa ating pong kwento, ipinakita na ang udyok ng pananalangin, the desire for God, and even the content of prayer, ito po ay divine inspiration sa atin. Ang Espiritu ng Panginoong Jesus ang nagtuturo sa atin, gumagabay sa atin, sa ating pananalangin. We cannot pray except in the power of the Spirit. No? So all prayer is grace. Pangalawa, sa ating pong paglapit sa Diyos sa pananalangin, ang binibigyan din ay ang paniniwala natin at pagtitiwala. Hindi lamang sa lakas ng Diyos, kung hindi sa pagmamahal at kalinga ng Diyos sa atin. Kaya nga, ang tawag natin sa Diyos sa panalangin ay hindi lumikha kung hindi Ama, Father, Abba. Ang ating pong pananalangin ay paglapit sa isang personal na pamamaraan. Person to person, friend to friend, sabi nga ng Panginoon. Spontaneous, confident, hindi lang sa lakas, kung hindi sa pagmamahal ng Diyos. Pangatlo, ang isang tunay na panalangin na kaaya-aya sa Diyos ay tigib, puno ng charity for all. Hindi lamang tayo nananalangin para sa sarili, kung hindi we always pray with the sense of being with others. Kaya nga ang tawag natin ay Our Father, hindi po My Father. So, ang mga mabubuting bagay na hinihiling natin sa panalangin, hindi lang para sa atin, kung hindi for all na rin. Noo? Sana for all. Oo, yon. At natural, siyempre, kung gano'n ang ating pong disposisyon sa pananalangin, then nandoon yung openness natin to forgiveness. Isa pa, yung mga Hudyo, kung manalangin may oras, 5 times a day, pag nanalangin yung mga Hudyo. Sa ating pong kwento, pinapakita ng Panginoon, prayer knows no time. Wala pong oras ang pananalangin. Lahat ng oras ay oras ng pananalangin. No? Ang emphasis ay kahit nga hating gabi, pwede kang manalangin. So,
every moment is a moment to be connected in prayer to God. And final point ko po ngayong umaga, ang pinaka-importanteng sagot ng Diyos sa ating pananalangin ay ang pagbibigay niya ng kanyang banal na Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ay hininga ng Diyos. Ang Espiritu Santo ay presensya ng Diyos. Ang Espiritu Santo ay pagmamahal ng Diyos. Oh, eh kung merong kanon, naku eh, lahat ng bagay ay secondary na lang. Amen. Sana po ay nakapagbigay tayo ng inspiration, nakapagbigay tayo ng direksyon ngayong umaga sa atin pong pagninilay sa Our Father at about prayer. Paki-strike po ninyo itong subscription button sa gawing ito ng atin pong YouTube display upang araw-araw makatanggap po kayo ng updates and ipakilala po natin ang atin pong mga evangelization platforms sa YouTube, Domi Guzman, sa Facebook at Viber, Pagkagising sa Umaga. Paki-like, paki-post, paki-repost, paki-share ang ating pong pagninilay sa inyong timeline, sa timeline ng barkada, sa timeline ng parokya, sa timeline ng inyong mga faith-based communities. O dun po sa mga nagtatanong, meron po tayong pilgrimage to the Holy Lands. Ito po ay November 1 to 14, Holy Land Beyond the Basics. Pakihanap lang po sa Facebook, ang Facebook page ng Journeys of Faith Pilgrimages and Tours. And i-message po ninyo si Miss Arlina Onglao. At para naman po doon sa mga may mga pagpapala sa buhay, you are welcome to help us natapusin ng mabilis at on time ang shrine at studio ng Mater Dolorosa de la Pietà. Makipag-ugnayan po dito sa parokya, messenger account, Our Lady of Sorrows, one word, no space, Our Lady of Sorrows, dot parish. Okay, so ngayon po ay atin naman pong babatiin ang isa namang grupo ng atin pong mga online parishioners, no? Pagbati kina Mark Amadeo Balon, Elenita Tiamson, Celia Andrea Ginto, Susan Alpasan, Andrea Rose, Raul Gonzaga, Rina Navarro, Claudia Suliman, Maria Nobelin Libo, Ana Regina Fernandez, Maria Isabel Ocampo. Gayun din, binabati po natin at pinagpapala sina Paul Joseph Lopez, Ruby Socorro Tacla, Angelo Joseph Lofranco Don at Claire Aribe, Maria Edisa Planillo and family, Nelson Santos, Judith Ilagan, Aileen Serrano, Raymond Poraso, Dante at Marife Maandal, Nicole Elise Pelejera, Sherlyn Mistal, Cosme Aguinaldo Jr., Annie Feberungoy, Emmanuel Perez at Maria Teresa de Jesus. Pagbati sa pamilya po ni Joena Aquino Ramos ng San Mateo Rizal, kasama po ang kanyang mga anak na si Jerina at Juliana. At siyempre po ang Eriga Mangonon del Pilar families ni Nalisa, Yoli at Lani. Mabuhay po kayo lahat, no?
At tayo po ngayon ay manalangin in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Our Father, Father of mercies, in the name of Jesus, the King of mercy, through the powerful intercession of the Sorrowful and the Immaculate Heart of Mary, Mother of Mercy, and of Saint Therese of Lisieux, our spiritual sister, we renew today, O Father, our consecration to your merciful love. Pour unto us your merciful love rejected by others. Let us console you, worship you, glorify you, even in our littleness and darkness today, and to spend the day well. Dear sweet Mother Mary, keep your holy hand upon me. Guard my mind, my heart, my senses, that I may never commit sin. Sanctify my thoughts, affections, words, and actions, that I may always please you and your Jesus, my God, and reach heaven with you, Jesus and Mary. Give me your most holy blessings. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Saint Joseph, protect the Church and the Pope, protect our homes and families and loved ones, protect our works and ministries. Amen. O Sister Lynn at Kuya Romy, Reyes Lupak, salamat uli dito sa atin pong Kapibarako. Nagpadali rin pala si Attorney Rafi Rodriguez ng Girasol, Tagaytay ng Kape. Maraming salamat. Doon sa mga gusto mag-order ng Barako ni na Sister Lynn, pakihanap po sa Facebook ang kanila pong account, Agarta Dragon Fruit Farm. Yan. And you can get in touch with her for orders. Ayan. Meron po silang organic farm. Okay? So, hanggang sa bukas po ng umaga, mabuhay. Mabuhay kayong lahat. Mabuhay ka, Katolikong Pinoy. Agbyag ka, Pilipino. Alleluia.